Isang mapagpalang oras mga kamabalkenyans. Ako po si Jay Pelayo IV. Samahan niyo ako sa pinaka-latest episode ng Let's Talk Mabalakan. Mga kabalen, maraming mga ganap lately here in Mabalacat City, kagaya ng pagbabalik ng laro ng lahi, yung iba pang mga activities gaya ng food assistance hanggang sa ating diskwento caravan ng City Agriculture Office at syempre ang Santa Cruzan. No? So marami pang iba. Meron pa tayong special na bisita na mamaya makikita ninyo dito sa report ni Eliza. Matagumpay na ginanap ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat sa pamumuno ni Mayor Crisostomo Garbo ang Mabalakanyan Mini Olympics na may temang laro ng lahi na ginawa sa Barangay Tabun. Kaya naman inimbita ng City Youth Development Office o SIDO ang tatlong inter-department at unit team leaders galing sa Team Papas, Team Iro at Team Maluto. Mayroong ding inter-barangay cluster na divided sa anim na teams. Nasungkit ng Team Papas ang champion na may 50,000 pesos. First placer, Team Maluto. Second placer, Team Iro. Ang overall champion naman para sa inter-barangay cluster ay walang iba kundi ang Team Aluntiag na nagkamit ng 10,000 pesos. Ang saya sa pakikisama na naramdaman natin noon sa mga larong Pinoy ay dapat magpatuloy at hindi makalimutan lalo na't ito ay pamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Ginanap ang most awaited Santa Cruzan at fireworks display sa Severa Complex, Barangay Tabun last May 31. Nagsimula ang pagdiriwang sa isang banal na misa sa Our Lady of Sorrow Parish, Santuario de San Angelo, kung saan nag-alay ng bulaklak ang mga nananampalataya sa imahe ng mahal na Birheng Maria. Magarang naglakad ang mga reynas na sinabayan ng musika ng Capitol Band, Banda 31 at Drumatlar ng Barangay San Francisco. Ang nagkamit ng best arches ay ang mga sumusunod. Grand winner, Barangay Santo Rosario. First prize, Barangay Atlubola. Second prize, Barangay San Francisco. Third prize, Barangay Santa Maria. Fourth prize, Barangay Dau. Nagtapos ang kaganapan sa isang kamangha-manghang fireworks display. Ang Diskwento Caravan 2023, presyong panalo para sa mamamayang Pilipino, ay ginanap sa Mabalacat City Hall Severa mula Mayo 30 hanggang 31. Ito ay programa sa pagitan ng Mabalacat City Price Monitoring Council o MCPMC, kadiwa ni Ani at kita ng Department of Agriculture R03, at Department of Trade and Industry o DTI. Salamat sa pagbili at sa inyong suporta, Mabalakanyans! Pinangunahan ni Senator Amy Marcos at Mayor Crisostomo Garbo ang pamimigay ng third batch ng Food Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Barangay Mamatitang Covered Court last June 1. May kabuuang 1,000 Mabalakanyan mula sa iba't ibang barangay sa ating lungsod ang nakatanggap ng 3,000 pesos bilang benepisyaryo ng programang ito. Ito ay para sa pagbili ng kanilang mga pangangailangan, lalo na ang kanilang pagkain. Sa cash payout, ipinamahagi din ni na Senator Amy
Mayor Garbo at Vice Mayor Gerald ang napakasustansya at siksik na Nutriban. Kasama na rin ang maraming laruan para sa mga batang Mabalakenyan. Ang kanyang pagbisita ay nag-iwan ng isang marka ng ngiti sa lahat ng dumalo. Pagkatapos sa mamatitang covered court ay nagtungo sa consultation dialogue si Senator Aimee Marcos kasama ang 100 Toda Federation members ng Mabalacat City sa Jade Hall, Severa. Masiglang sinalubong ng mga miyembro ng Tricycle Owners and Drivers Association o TODA si Senator Aimee sa kanyang pagdating. Dumalo rin at nagbigay ng lubos na suporta sina Mayor Crisostomo Garbo at Vice Mayor Attorney Gerald Aquino, LDO Officer Zenaida Sundiam at TODA President Marvin De La Cruz. Sa pagtatapos ng kaganapan, ang TODA ay binigyan ng mga bag para sa kanilang pang-araw-araw na paggamit. At iyan ang latest mula dito sa lungsod ng Mabalacat. Lagi po nating tatandaan na mag-follow and like sa ating official FB page na Mabalacat City News. Sa ngalan po ni Mayor Chris Garbo at sa lahat ng bumubuo ng pamahalang lungsod ng Mabalacat, ito po yung lingkod, J. Pelayo IV, at ito ang Let's Talk Mabalacat.